Hi! Hello again! Balik na naman! Nandito na naman kami! So ilang minutes lang mula nung umalis kami dun sa Abihaw Point. So ngayon, andito na kami sa isa sa mga... Fourth stop namin. Pero ito, isa sa most famous tourist destinations. Hindi lang dito sa Catanduanes, kundi sa buong Philippines. Yes! Kasi, itong pupunta natin ngayon... Surfing capital. Surfing capital daw to ng... Catanduanes. Yan, ng Catanduanes. Pero isa talaga to sa mga dinadayo ng mga surfer kasi malalaki talaga yung alon dito. Tawag nila dito Majestic Waves. Yun, kasi magaganda nga at malalaki yung mga alon. Ang pangalan nito ano? Puraran Beach Resort. Yan, tara na. Iniwan namin yung sasakyan dito tapos maglalakad lang kami pababa. Mano yan, matarik yan. Pwede magdala ng sasakyan sa baba, pero mas pinili namin na iwan lang muna dito. Gusto namin maglakad. Tara na, pumasok na! After siguro mga 10 minutes or 15 minutes ng lakad pababa, narating na din namin yung baba. And doon kami nagsisigang dapat talaga binababa na lang namin yung sasakyan. Kasi paano kaya kami mamaya pag akyat? Sobrang terik. O yan, ano, pakita natin. Ikot tayo. Para makita nila yung ano. Para background natin yung dagat. Ayan. Ito, kitang-kita na namin. Kami dito, kitang-kita na namin yung ano. Yung malalaking waves. Nagkataon kasi na maulan ngayon, kaya malalaki din talaga yung waves. Yes. And ano nga pala, no? Check na lang din natin ulit yung... Ay, hindi pala namin mag-check. Basta bahala na pag-edit na ito. Yung voice natin dyan, yung sound quality. Kasi... Masyadong mahangin. Sobrang hangin talaga. Tara na, baba na tayo. Let's go. Dediretso na namin yung baba. Nandito na kami sa part ng puro buhangin. So, mismong beach. Ito, white sand din to. Super white sand. Tapos, nag-order na kami ng merienda namin. Merienda ba o lunch? Merienda lang. Ano lang, pancit bihon lang, tsaka fries. Tapos, pakita mo yung ano, yung buong lugar. Doon, no? Ayun, tignan nyo yung ano. Tignan nyo yung buong lugar. So lalapit tayo doon ng konti sa may dagat. Ano mong tawag dyan sa ganun? Parasailing. Parang walang nagsusurf. Ano yan? Kasi siguro dahil sobrang lakas ng alon. Walang nagsusurf kasi kaninang umaga pa lang, nakita na natin na pabalik na yung mga surfer na kasalubong natin. So sa ngayon, ano? Ito, napakaganda talaga dito, white sand. Yan, hanggang dun. Malayo pa yan, white sand na white sand. Tapos ito, basta yun, sikat kasi talaga siya. Pinupuntahan siya kasi malalaki nga yung waves. Tapos, yung mga pagkain dito, masarap din yung mga pagkain nila. Actually, umorder kami sa isang ano lang, sa isang restaurant lang. Pero ang alam ko, madaming restaurant dyan na iba-iba yung siniserve. So siguro pag seafoods doon ka sa isa, tapos pag mga burger sa isa ka na naman sa kabila, so ganun, iba-iba. Tapos ano, dito kasi, usually may mga event-event dito, tapos dinadayo talaga siya ng mga tao. Halimbawa, madalas pag ano, pag
October at saka yan, summer. Oktoberfest mga ganyan. May mga ano talaga, sobrang daming tao yung pumupunta dito. Matapos may ano dyan, may event, meron dyan ang stage. Tapos alam, yung... may parang nagsasayawan din ata dito. Mga sobrang dami talaga ng tao dito pag mga ganun. Tapos nakakatuwang pumunta. Ito medyo ano na, pakita mo yung dagat, medyo malakas na yung dagat ngayon. Kasi high tide na talaga, tsaka maulan ngayon. Ano kaya ang quality ng audio nito? Kasi ang layo namin ito, mahagi. So yan guys, kakatapos lang namin mag-ikot-ikot kanina. Tapos nag-feature na din kami nung nandun, yung mga waves, yung malalaking waves. Tapos ngayon mag-merienda muna kami. Kita nyo ang dami namin, ang daming serving. Pansit bihon. Pansit bihon. Tsaka french fries. So yan lang yung ano namin merienda. Kasi dalawa lang naman kami. Oh, pero... nagulat ako, ang daming serving pala nito. So yan, hindi ko alam kung gaano kaganda yung audio quality kasi malayo nga yung mic. Pero okay na din yan. So yan, nilapit na namin yung camera para mas maganda yung audio quality, para sure tayo. Yan, ulitin lang namin. Eto kasi, yung panahon ngayon is masyado siyang maulan. Maulan talaga. So and, nagkataon na high tide na kasi hapon na, 4 PM na. So malakas na talaga yung waves. So siguro yung mga nagsa-surf dito, mga hanggang ano lang sila, hanggang 12 noon lang sila na nagsa-surf. Yun, ganun siguro yung mga pinakamagandang ano dyan, waves. Tapos pag pumunta kayo dito, pwede kayong mag-overnight dito kasi nga marami naman silang, ano ba, hotel? Alam ko meron ng mga hotel sa taas na may pool, tapos dito sa baba, yung parang ano tawag nito? Mga inn siguro yun. Basta mga ano, madami dito ng mga pinaparent na room na pwede kayo mag-overnight. Tapos marami ding ano, restaurant na pwede nyo kainan. Yes. Pagpipilian, diba? Actually, pagpipilian. Ang pagkakaalam ko dito, yung tulad nung nasabi ko nga kanina, meron dito ng ito, tulad nito, parang ito yung main restaurant kasi ito yung nauuna. Tapos parang sa sunod, mga seafoods, mga ganun. Tapos sa sunod naman, mga burger, parang mga ganun, iba-iba. Kakain na muna kami kasi lunch pa lang ata namin to. Oh, parang lunch pa lang. Yun, abangan niyo pa yung mga vlog namin na susunod kasi may mga pupuntahan pa kami. Tulad nung bukas, may pupuntahan na naman kaming another beach na pinakasikat na beach dito yon sa Catanduanes, pero hindi pa namin siya na-feature. So, kailangan namin sulitin ang mga nalalabing araw namin dito dahil back to reality na naman kami sa Monday. Yun. So yun, merienda muna tapos uwi na. Kasi magti-trekking kami ng ano, aakyat kami ng siguro 20 minutes. Tapos na tong araw na to. So ngayon magti-trekking na naman kami. Pataas kasi ano to, 'di ba? Ano? Sea level to. Ito yung sea level. Tapos yung kung saan tayo nang galing kanina, ano mismo 'yon, tuktok ng bundok. So ganoon. Hindi na tayo natapos ng trekking. Maghapon. Ayan, so tapos na nga kami sa dito sa Puraran Beach. And I hope naman
nakatulong sa mga pupunta dyan, ng mga turista dito sa Catanduanes. And hopefully, may nakuha kayong konting idea. Hindi nga ako agad. Ilan pa lang yun. Pagod na kami. Hopefully, may nakuha kayong konting idea sa kung ano yung makikita nyo or kung ano yung pwedeng gawin nyo dito sa Puraran Beach. Actually, ngayon hindi talaga gan kadami yung mga activities nila. So, may mga months naman sila na daming activities na ningal na kami ginagawa dito. So, ayan, dahil hinihingal na kami at malayo-layo pa tong lalakarin namin. Mga 20 to 30 minutes kami lalakarin kasi magpapahinga kami. Dapat talaga dinala na lang namin sa baba yung sasakyan. So, good luck sa amin. And ayun, tatapusin na nga namin. So, alam kong nagustuhan niyo naman tong vlog na to. Diba? So, syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye!